Magandang magandang araw sa ating lahat. Saan man tayo sa mundo. Pero bago ang lahat, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa George Sir Vlogs, pakipindot naman yung subscribe button at saka pindutin yung notification bell para ma-notify tayo kung mayroon akong bagong upload na video. Ang ating tatalakay ngayon ay yung patutsada ni Digong kay Romualdez. Ang sagot ni Romualdez, di eleksyon ang sagot sa sikmurang nagugutom. Yan po ang kanyang sagot. Romualdez sa patutsada ni Duterte, hindi eleksyon ang sagot sa sikmurang nagugutom. Ito po ay pinalabas ni Speaker Martin Romualdez hinggil sa naging patutsada ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na may balak umano siyang tumakbo sa 2028 presidential election. Sa isang pahayag nitong Biyernes ng gabi, Nobyembre 17, sinabi ni Romualdez na hindi umano ito ang panahon para sa politika dahil marami umanong isyo ang kinakailangang pagtuunan ng pansin sa bansa. I am grateful for the former president's engagement with the political discourse, and I understand the curiosity surrounding the 2028 elections. However, I believe it is important to focus on the present challenges facing our nation. We are currently dealing with significant economic, public health, and regional issues that demand our immediate attention. Yan po ang pahayag ni Speaker Romualdez sa mga patutsada ni Digong. Marami pang problema ang mga Pilipino na kailangang bigyan ng solusyon. Hindi eleksyon ang sagot sa sikmurang nagugutom. Dagdag pa ng Speaker, prioridad umano niya bilang Speaker ng Kamara ang isulong ang unity at kolaborasyon sa lahat ng political lines. This is a time to put aside rumors and speculations about future election and concentrate on what we can achieve together for the betterment of our country and the welfare of the Filipino people. Iginiit ito ni Speaker Romualdez. Tungkol po sa personal political aspiration niya, I am currently committed to my role as Speaker and serving the needs of our nation. My focus is on the present responsibilities and not on future electoral possibilities. I also wish to acknowledge the valuable contributions of our former President Rodrigo Roa Duterte and hope he can continue to lend his support and expertise. His continued involvement is crucial as we strive to overcome the challenges we face. Our collective efforts are vital for the progress and prosperity of the Philippines. Dagdag pa ng Speaker, ating matatandaang muling iginiit ni dating Pangulong Duterte na isang panayam sa gikan sa masa para sa masa ng SMNI noong Miyerkules na nagbabalak umano si Romualdez na tumakbo sa pagkapangulo. Ang sabi po ni Digong, Romualdez, tatakbo ka sa presidente? Hindi ka mananalo sa Leyte, hanggang sa Leyte lang. Dito sa side na Leyte, kung saan ako pinanganak, mazizero ka. Lalo na Mindanao, lalo na Bisaya, lalo na mga Tagalog, galit sa inyo. Patutsada na ang dating Pangulo sa House Speaker. Yan po, so ibig sabihin, baka si President Duterte ang may balak na tumakbo sa susunod na 2028 presidential election. Kasi nakikita natin sa mga survey na number 1, number 2 siya, di ba? Tapos tatakbo yung anak niya, si Vice President Sara, ng presidente. Kaya ito, binibigyan na niya ng babala
si Speaker para hindi tumakbong pagka sa pagkapangulo. Baka tatalunin siya ni Romualdez later on. Kasi sa mga ginagawa ni Presidente Digong ngayon na nagpapatutsada na, palagay ko babagsak ang kanyang partido. Alam naman natin mga kababayan na ang PDP Laban ay 4 o 5 na lang ang titira. Lumipat na sa iba-ibang partido katulad ng Lakas CMB. Dati 120 ang kongresista sa kanyang partido. Pero ang matitira lamang I think is 4 hanggang 5 lang sa PDP Laban. So babagsak talaga ang PDP Laban pag ganyan ang ginagawa ng dating Pangulo. Pilipinas at US lumagda sa 1-2-3 deal sa nuclear energy. Lumagda ang Pilipinas at Estados Unidos sa 1-2-3 agreement para sa maayos na paggamit ng nuclear energy sa bansa. Sinabi ng Pangulo na bahagi ng adhikain sa kanyang gobyerno na magkaroon ng abot kaya, maaasahan at sapat na supply ng enerhiya para sa buong bansa upang matugunan ang malakas na pangangailangan ng kuryente ng mamayan pati na ang mga mamumuhunan sa Pilipinas. Yan po ang sinabi ni President Marcos Jr. Sinaksihan ng Pangulo ang paglagda ng Department of Energy Secretary Rafael Lotella sa 1-2-3 agreement kasama si US Secretary of State Antony Blinken. At ang kasunduan niya ay simbolo ng matatag na alyansa at partnership ng Pilipinas at Amerika para sa mamayan, para sa ekonomiya at para sa kalikasan. Yan po, napakagandang balita po yan mga kababayan, dahil kung natupad yan at yan ay maipapatupad dito sa Pilipinas, ay sigurado po maiwasan na po yung araw-araw na brownout. Marami pong napipinsala sa mga negosyo sa lahat pagka nagkakaroon ng brownout dito sa Pilipinas. So yan lang po mga kababayan, salamat ng marami. Huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin ang notification bell para ma-notify tayo kung mayroon akong bagong upload na video. Maraming salamat po. God bless and happy weekend.